1 piso guys, BSP Series Coin 2007, ayan po ang ating tatalakay ngayon. At posible nga bang maging isang glossy ang isang coin kung ibabapping natin ito. Guys, no, kaya samahan nyo ulit ako para malinawan po tayo sa usaping yan. Okay guys, baka lang tayo magtuloy-tuloy. Numista muna tayo ngayon. At magre-review ulit tayo doon sa year 2003 ha, bago tayo magtungo sa year 2007 para malinawan po tayo. Meron kasing mga nagko-comment na yung mga glossy daw ay binapping lang. So malalaman natin yan kung posible nga ba yun para malinaw. Lalong-lalo na kasi yung mga baguhan. Malilito yan sila kasi itong mga trolls na to ay nanggugulo. No? So kailangan natin malinawan yan. Year 2007, tingnan natin saglit. Ito na pala yung value niya, 8% lang siya. At sa extra prime, 9.28, hindi ganun kataasan ang value ng year 2007. Ayan. Pero pag uncirculated, siyempre mas mataas yan. Sabihin na natin siguro nasa 50 pesos ang uncirculated na year 2007. Guys, no? So meron ako dito dalawang grupo ng mga barya. Yung nasa left, yung year 2003 lahat yan. Ha? Yung nakapatong-patong na yan. Tapos yung nasa kanan natin, yan yung year 2007. Guys, at yung mga bago lang dito sa ating channel, kung trip mo yung mga gantong video, mga coins, collections, abay subscribe ka muna. At i-click mo yung notification bell para ma-notify ka pag may content tayo. Ito pa yung ating mga year 2003. Review muna tayo. Nakaraan ka. Para malinawan tayo, no? 2003 guys, magagandang kondisyon niyan at ganyan talaga ang appearance niya. Transitional eh, 'di ba? Transitional. Itong mga 2003 may non-magnetic at may magnetic. At ito po yung ating content kung nakaraan na sinabi kong glossy na rare na ito eh. May nagsabi kasi na binapping lang daw, no. So, posible nga ba 'yun? Pero sa tingin ko guys, yung bapping ina-apply po ang pagbabapping hindi sa coins. Ang binabapping, ang alam kong binabapping ay yung pintura. Pintura ng mga sasakyan. No, siguro yung nagsabi nun, ay pintura ng sasakyan yun. Sa coins, ang tawag po sa paglilinis ng coins ay polishing. Hindi po bapping, no? Kaya, imposible na ang isang, katulad nitong isang 2003, pinalish ko na yan siya. So, nagbago. Pero, hindi siya naging glossy. Ito kasing 2003 natin na content nakaraan, eh, glossy siya, no? Rare po yan, guys. Tapos, may nag-comment din, na may gasgas yan, binapping lang yan. May gasgas kasi, circulated coin na nga siya, eh, no? Katulad itong nasa kaliwa na to, nilinisan ko yan. Kung magiging glossy nga siya, hindi siya naging glossy. Guys, luminis siya, pero yun pa rin ang kanyang appearance. Yan, yung dalawa na yan, nilinisan ko yan. At ito naman, nag-glossy na ating sinasabi sa tingin ko. Kung magbabapping ka, na sinasabi mo magbabapping ka, tingin ko hindi po pwedeng maging isang glossy ang isang coin. Kung halimbawa binapping mo yung Frost coin, hindi po pwedeng maging glossy yon. At yung glossy hindi magiging Frost coin kung ibabapping mo. Lilinis lang po yan, pero kung ano yung kanilang yari, ganun pa rin yun. Tulad nito guys, yung mga year 2007 natin, no? Ayan yung marami na yan, halos magaganda rin ang kondisyon yan. AU ang kondisyon, almost uncirculated. At meron po tayo nag-iisang year 2007 na glossy ang yari niya, na parang proof coin kasi ganyan ang itsura niya, eh. No? Eh, so tingnan natin, compare natin, no? Halos pareho na kondisyon, pero bakit magkaiba ng kulay, bakit magkaiba ng appearance? Eh, kasi guys, ito mga year 2007 din, yan yung nasa left, halos ganyan. Kahit uncirculated yan, ganyan ang appearance niya. Yung parang maputi lang siya na shiny, no? At kahit magkaroon pa yun ng mga gasgas, ganyan pa rin ang magiging itsura niya. Pag luman-luma na itong mga year 2007, eh, parang maputi na lang siya at hindi na magsashine. Ayan, year 2007. Maganda ang kondisyon niya guys, di ba? Ganyan ang kanyang itsura. Pero ito yung sinasabi natin glossy na year 2007, no? Sa tingin nyo ba guys, kung ipapalis nyo yung isang year 2007 na maganda ang kondisyon? O kahit anong coin, mapapalabas nyo ba na ganito ang appearance yan? Mapapakintab nyo ba
ng ganyan. Sinasabi ko lang ito doon sa mga nagsasabing nag-bopping lang daw, no? Pambihira. So, hindi po pwede mangyari yun, guys. Meron po talaga kasing mga glossy coin na lumabas ganun din sa mga yung mga bagong coins natin, eh, no? Sa mga NGC at yung mga Reverse 3 na 1 piso BSP, may mga lumabas dyan na BU. Meron pa ngang parang nag-aasul ang kulay. Nangingitim siya pag kumintab, talagang itim na itim. Ayan, di ba? Itong year 2007 natin na ito, eh, circulated na yan. Yan, mapapansin nyo, meron na siya mga minimal scratches. Kasi sa sobrang kintab niya, sobrang glossy niya, circulated na siya. Talagang pag nag-shine niya, magre-reflect yung mga gasgas niya. Pero kahit maluma yan, glossy pa rin yan. Hindi na mahawala yun sa kanya. Diba, maliba na lang siguro kung lilihahin mo ng 100, eh. Ubus yan, diba? Ganun po yun. So, itong mga 2007, guys, meron talagang ganito. At medyo madalang na to. Hindi na rin tayo basta-basta makakakita ng gantong mga glossy 2007 katulad ng year 2003 natin. Kaya mag-comment po kayo doon po sa mga malalawak ang isip at doon sa mga narrow-minded dyan, yung mga trolls. Ayusin yung comment nyo, guys, kasi kung hindi ko magugustuhan yan at iko-comment yung ganyan, di ba, mawawala yung comment nyo. So, kung gusto nyo makasali sa balit taktakan at gusto nyo marireplyan at makakausap nyo ako na maayos, di ba, mas maganda yung ganun, no? Watch and learn tayo. Huwag nyo nang baliin ang diretso. Huwag nyo nang imali ang tama. Mas maganda yung kasi meron tayong natututunan, eh. Diba, kung marami tayong nag-aaral sa barya, marami tayong matutuklasan, diba? Huwag na nating iba-ibahin yung mga tama niya. Kasi ito, nag-research tayo 2007 at mas maganda kung mag-research na lang din kayo at kung meron din naman pagkakamali sa ating mga content, no, pwede naman yan, opinion lang, magbigay lang kayo ng opinion, no? Ayan, at binabasa naman natin yan, eh, kung sa tingin ko nga medyo tama yung inyong opinion, abay, ina-acknowledge natin yan at kumukuha rin tayo ng mga informasyon sa mga subscribers natin. Hindi naman natin alam lahat, eh, syempre sino ba yung alam ang lahat, wala namang ganun, no? At nagbabasa lamang din tayo sa ating mga nababasa, di ba? Kaya nga nag-aaral, eh, di ba? Numismatis, ayan yun, yung mga nag-aaral. So, ayan na po ang ating content. Subscribe and hit the bell for more videos. Ayan, maraming salamat po. God bless you all. Out na tayo.